Magandang hapon po para sa ating lahat ng taga-subaybay sa hapon na ito. Ngayon po ay mayroon tayong isang talakayan na kung saan tatalakayin natin ay may kinalaman kay Mariano Ponce na siyang gugunitain natin sa araw ng Lunes para sa kanyang 158 taong guning taong pagsilang na gaganapin sa Bolivia. Ngayon po, bago ko po pakilala ang ating butihing tagapagsalita sa hapon na ito, nais ko po munang ipaalala sa ating mga taga-subaybay na mangyaring tutukan ang ating webinar sa hapon na ito para po sa mga anunsyo na ia-announce mamaya. So ngayon po, papakilala ko na ang ating special guest speaker for this afternoon. Siya po ay nagtuturo ng kasaysayan sa De La Salle University at Broadcast Communication sa University of the Philippines. Siya rin ang PRO ng Philippine Historical Association. Nagtapos ng BA at MA kasaysayan at kasalukuyang kandidato o magtatapos ng PhD sa Antropolohiya sa UP Diliman. Kasamang nagsulat ng akda o aklat na Bonifacio, ang unang pangulo at ang Bayani Biographies, Andres Bonifacio. Naglathala rin siya sa iba't ibang artikulo ng mga journal na akademiko. Naging orihinal na panelista ng Bottom Line with Boy Abunda, ABS-CBN, at consultant ng History with Lord sa TV5 at ng mga teleseryeng Katipunan at Ilustrado ng GMA7. Lumikha ng Showtime television segment na ngayon na isang column sa Abante tuwing Linggo. Nagsulat din siya ng column sa Manila Times tuwing Sabado. Siya ang isa sa pinaka-aktibong public historian sa telebisyon sa bansa. Ladies and gentlemen, ang ating pong panauhing tagapagsalita sa hapon na ito, Professor Michael Charleston Shao Chua. Makasaysayang hapon po sa ating lahat. Muli po, pinapasalamatan ko po ang mga nagtiwala na naman sa akin at nag-imbita sa akin upang magbigay ng isang lektura ukol sa buhay ni Mariano Ponce. No? Sa lalawigan ng Bulacan, hindi lamang sa museo ni Mariano Ponce, kundi sa lalawigan ng Bulacan. Kaya pinasasalamatan ko ang mga curators natin dito sa Bulacan, si Sir L. Pagiligan ng Museo ng Unang Republika diyan sa may Bagaswain sa Malolos. Gayon din si Sir Alex Aguinaldo sa Museo ni Marcelo H. Del Pilar. At syempre, yung pinakabagong museo sa mga iyan ay yung hawak-hawak ni Erickson Dublas. At ito nga ay ang museo ni Mariano Ponce. Mamaya pagkukwentuhan natin ng mga bagay na iyan. Pinapasalamatan ko syempre si Sir Eli ng Pihakto. Wag niyo babasahin pakto 'yon ano kasi baka sabihin nila impakto. Opisina po ng ano 'yon ng Culture and Arts at History ng lalawigan ng Bulacan. At siyempre pinapasalamatan ko din nandito laging sumusuporta sa atin si May Arlene Torres. Sana wala akong nakalimutan. Binabati ko na rin si Marjorie Lee Disa. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. At bagamat ako po ay sabihin na nating medyo nahihiya ako. No? Kasi sa totoo lang, ayoko kong tawagin yung sarili ko na eksperto ukol sa buhay ni Mariano Ponce. Mayroon po tayong mga eksperto ukol sa kanyang buhay at mamaya pag-uusapan po natin sila. Pero ako naman ay natutuwa pa rin sapagkat gusto ko, idol ko yan si Mariano Ponce. Idolo ko yan. At to talk about him and to be trusted to talk about him is such an honor for me. So, kaya ho, ako po'y huhugot ng inspirasyon sa ating mga naunang mga historiador at eksperto sa buhay ni Mariano Ponce upang pag-usapan. Pagkwentuhan lang natin. Very light lang. Very light. Ang ambag ni Mariano Ponce sa dalawang bagay. Pagkabansang Pilipinas at sa public history. Public history. At malapit sa puso ko yan kasi po ako ay isang public historian. So,
sisimulan ko na po ang ating talakayan. Ang pioneer na public historian, ang ambag ni Mariano Ponce sa pagtindig ng bansang Pilipinas. Muli, salamat po sa lahat ng mga nag-organisa ng programang ito at ang ating pamahalaang panlalawigan ng Bulacan especially. At syempre, salamat din sa inyo na mga nanonood sa inyong mga tahanan ngayon. Please subscribe to my YouTube for more webinars on history. Yan po, Shao Chua. Follow me on Facebook in my social media accounts. And yan po yung mga website ko na kung saan makikita ang ilang material na maaaring magamit ng mga guro sa kanilang pagtuturo ng kasaysayan. Including readings. Oh, shaochua.net at mangkanishao.wordpress.com. Saktong-sakto po. Dinugunita sa linggong ito, noong nakaraang mga araw, yung tinatawag na quincentenario o 500 years ng Philippine part ng expedition na unang umikot sa mundo, at ito po yung Magellan Elcano expedition, mga kaibigan. So, 500 years, napakalagang event, momentous event po yan, mga kaibigan. Kaya nga po, pinag-uusapan, pinagdedebatihan, mainit na mainit, dapat bang ipagdiwang ang pagdating ni Magellan sa Pilipinas, no? Well, ayoko na kung puntahan yan, pero ang talagang pinagdiriwang po ng ating bayan sa quincentennial, yung pinaka-primary pinagdiriwang natin, ay siyempre, ay ang tagumpay ni Lapu-Lapu sa Battle of Mactan, kasama ng kanyang mga ng mga kawal, laban kay Magellan, nang manghimasok na si Magellan sa internal conflict ng mga Cebuano at mga Tagamak. So, si Lapu-Lapu ang nagpakita ng pinakaunang resistance sa mga pakikialam ng Europeo sa kapuluang ito. Pero, alam nyo ba na, ito trivia lang ito, no? Sa akda ni Antonio Pigafetta na yung journal, kasi kasama siya sa paglalakbay ni Magellan, ang pangalan po talaga ni Lapu-Lapu ay hindi Lapu-Lapu. Ang sinulat niya po ay si Lapu-Lapu. That's yung C-I-L-A-P-U, si Lapu-Lapu. So, ang nangyari po dyan, si Gat Dr. Jose Rizal po, ang nagtanggal ng si doon sa Lapu-Lapu, kasi sinasabi niya, maaaring pagtukoy ito. Na nung sinasabi, sino yung hari ng Mactan? Ah, si Lapu-Lapu. Kaya Lapu-Lapu na lang yung natira. Yung ibang teorya, tulad ng teorya ni Carlo Amoretti, yung nag-transcribe nung Pigafetta account in Italian, ito daw po ay honorific si, o sa ibang mga eksperto, Sri Lapu-Lapu, si Lapu-Lapu. So, yan po yung variation ng pangalan ni Lapu-Lapu. Now, noong tanungin ng isang historiador ang pumalit kay Magellan na leader nung ekspedisyon na si Juan Sebastian Elcano, ang pangalan po na sinabi niya, kasi di ba si Pigafetta, si Lapu-Lapu. Kay Ginoong Elcano, ang pangalan po nung hari ng Mactan ay Kalipu-Lapu. Kalipu-Lapu. So, pag narinig mo yung Kalipu-Lapu, ay isa lang po ang tinutukoy niyan. Siya rin po yung Lapu-Lapu. At alam naman natin na yung Kalipu-Lapu na yan, sa lahat ng mga nag-aaral ng Araling Panlipunan, minememorize natin yan, pero hindi natin alam na yan pala yung pangalan ni Lapu-Lapu. Pero sa marami sa atin, alam natin kung kanino yan pen name. Yan ay pen name ni Mariano Ponce. At si Mariano Ponce, mga kaibigan, ay isang propagandista. Mamaya pag-uusapan pa natin. Sikat si Mariano Ponce kasi
nasama siya dun sa picture nung tinatawag na triumvirate ng propaganda movement. Kilala niyo na ho yung iba dyan. Wala akong iba kundi ang ating pambansang bayani, Eroe Nacional Jose Rizal. Yung isa. Yung isa naman, si Marcelo H. Del Pilar ng Bulacan-Bulacan. Siya po yung founder ng Pringles. Nagbibiro lang po ako. No? Yung pangatlo, teka lang, ulitin natin. Yung founder ng Pringles. Para may tumawa naman. Nagbibiro lang po ako. No? Ito pong pangatlo, siyempre alam natin, editor ng La Solidaridad, si Marcelo Echeverria. So sikat yung Jose Rizal, national hero, isa rin sa national heroes natin, si Marcelo H. Del Pilar. Pero yung nakaupo, yung Mariano Ponce, minsan sinasabihan pa natin, who's that Pokemon? Di ba? hindi kilala ng maraming tao, o at least alam lang nila yung name, alam nila siya si Kalipulako, pen name niya sa La Solidaridad, yun lang. Yun lang alam natin sa kanya. Which I think is a great disservice. Alam nyo, sa totoo lang, aamin ako sa inyo. I'm going to admit something. Nung ako ay student ng masters ni Dr. Jaime Veneracion, alam nyo, sinabihan ko po si Dr. Veneracion dun sa triumvirate picture. Sabi ko, sana si Graciano Lopez Haina na lang yung inilagay nila, na yung sumama. Kasi di ba sila yung tinuturing talaga ng mga tao na talagang triumvirate ng maraming tao. Rizal, Del Pilar, tapos yung Graciano Lopez Haina. So si Lopez Haina, kasi siya yung first editor ng La Solidaridad. Siya yung dakilang orador. Alam nyo, sinabi sa akin ni Dr. Benavides, sa lahat pa ng tinanong ko, si Dr. Jaime Veneracion pa. Eh, syempre, bulakin nyo yun. Diba? Kasi sabi niya ganyan, ikaw talaga siya, sobra ka. Eh, ano yan eh, maganda yung record ni Mariano Ponce sa propaganda movement. Di, nararapat lang siya dyan sa ano na yan, dyan sa ano na yan, yung pwesto na yan, triumvirate. So, yun yung naging parang nagudyok sa akin, yung sinabi ni Dr. Veneracion. Matutuhan ko pa, ano ba itong ginawa ambag ni Mariano Ponce sa ating kasaysayan? At ako ay nagibla. Ako ay, ha? Ganun pala ang kanyang papel. At dapat pala ay siya ay pinagpupugayan ng buong bansang Pilipinas. Bilang isa sa mga national heroes ng Pilipinas. Isa sa mga pambansang, hindi lang siya bayani ng Bulacan, kundi bayani siya ng sambayan ng Pilipino. Atin pong pag-usapan, alam mo natin na siya po ay sinilang noong March 23, tama ba? Ano ba ngayon? 19 ngayon? 20? 22. 1863. At isinilang nga siya sa Baliwag, Bulacan. Alam ko mayroong naging mga debate ukol sa tunay na birth date ni Mariano Ponce. Baka mas alam mamaya, tatanungin ko yan sa museo ni Mariano Ponce. No? Pero siya, alam natin, no, nag-aral siya sa Letran at UST, no, bago siya tumulak sa Espanya upang mag-aral ng medisina. At samahan ang kilusang propaganda na humihingi ng reforma sa mga mananakop ng Espanyol. Ayan. So, alam naman natin na yung gusto ng La Propaganda ay Hispanisasyon. Bakit? Ipaliwanag natin sa mga tao. Bakit gusto nila na maging, kasi sabi natin, national heroes sila. Eh bakit gusto nila tayong maging Espanyol? Gusto nila tayong Cortes. Gusto nila magkaroon tayo ng deputy o representante sa parliament ng Espanya, sa Cortes ng Espanya. At gusto rin nila na maging probinsya tayo ng Espanya. At isa pa, yung pagpapatalsik sa mga praile. So ano po yung ibig sabihin nito? No? May mga nagsasabi po
kasi sinasabi ng mga propagandista, no? Sinulat nila yan, na ang Pile ang siyang nagpapabagal ng progreso. Yun ang kanilang assessment na ginapakamakapangyarihan nila. At masusulat na yan, sa makikita yan sa mga sinulat ni Graciano Lopez Hay na tulad ng Pai Butod o Padre Butod, yung padreng masiba. Hindi lang siya mataba na tulad ko. Masiba din po siya. At syempre, nandyan din si Marcelo H. Del Pilar na sumulat ng Monastic Supremacy. No? Soberanya Monacal de Pilipinas. Monastic Supremacy in the Philippines. Ang pamamayanin ng Prilocrasya sa Pilipinas. So ang nakikita nila, problema ang pare o prile. No? Pero sabi nga, gusto kong liwanagin nating mabuti ito. Eh sir, sabi ninyo, laban sila sa mga abuso ng Espanyol. Eh bakit gusto nilang maging Espanyol? Di ba? Simple lang. Simple lang ang sagot, mga kaibigan. At ang sagot dyan ay ito. Isipin nyo, ayon kay Manuel Sacristians, na mayroong dalawang Espanya. May dalawang Espanya. Two Spains. Yung Espanya sa Pilipinas, yan po ay yung Espanya muna sa Espanya. Nung pinuntahan yan ng mga, ano natin, ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani, ng mga propagandista. Nung panahon ng 19th na siglo, yan po ay isang, ano na siya, napaka-progresibo na lugar. Progressive. At pwede mong batikusin ang gobyerno. Mayroong freedom of speech. Oh? Nakakapag-aral ang mga tao. Liberal ang pamahalaan. So sinasabi ng mga Espanyol dito sa Pilipinas, sa Espanya na nasa Pilipinas, ito'y backward. Ito'y pinaghaharian ng Prilocrasya. Oh? At hindi pantay-pantay ang pagtanaw, pagtrato sa amin ng mga Indio at mga Ilustrado. Kasi yung racism ay napakalakas nung panahon na yon. Issue pa rin yan hanggang ngayon, pero napakalakas niya nung panahon noon. Ang kalagayan mo sa buhay ay naitatakda ng iyong rasa o ng iyong kulay ng balat. So, yun ang kalaban nila. Ayaw ng mga propagandista yun. Gusto nila, kaya sinila gustong ma-reforma, maging tulad ng Espanya sa Espanya, ang Espanya sa Pilipinas, para gumanda't guminhawa ang buhay ng tao. At, ayon kay Father Schumacher, John Schumacher SJ, pagdating ng panahon, hihingi din tayo ng kalayaan, ng independensya. Gradual and peaceful separation mula sa ating Madre Espanya. So kung tutusin, ang approach ng la propaganda nun ay lobbying. Panoorin nyo yun, yung Rizal in Spain virtual tour na ginawa ni Binibining Ross Costello, Dr. Ross Costello ng UP, no? Dahil siya ikatatapos lang ng kanyang PhD sa Madrid, ay gumawa sila ng tour ng Philippine Embassy sa Spain. So, puntahan nyo yung FB nila at hanapin nyo, kahit sa YouTube, hanapin nyo, Rizal's Madrid virtual tour. At yun ay panoorin nyo. Marami tayong matututuhan ano ba yung ginawa ng la propaganda doon. So, yun yung mangyayari dyan. So, mga 1880s, yung mga panahon na iyan. So, nag-aaral ng medisina. Doktor si Mariano Ponce. Doktor Mariano Ponce. Para rin siya si Doktor Jose Rizal. So, yan po ang makikita natin dyan. So, eventually, eto na nga. No? Matatatag, 1889, yung La Solidaridad. Quincenario Demokratiko. Ano yung Quincenario Demokratiko? Simple lang. A Democratic Fortnightly. Eh sir, ano naman yung fortnightly? Dumudugo na ho yung ilong ko.
Pag sinabi yung fortnightly, every 15 days, kada 15 araw, 15 para ang sweldo yan. Okay. Yung La Solidaridad, hindi malaking dyaryo yan. Hindi siya parang Inquirer. Yan ay parang sing laki lang ng short coupon bond. At yan po ang alam natin, no, na yan yung dyan, ano, no, sinabi ni Benedict Anderson at ng iba pang mga historiador. Na sa pamamagitan ng mga sinulat na mga bayani natin dyan sa pahayagan na yan, inimagine nila kung anong klaseng bansa at ano ang identity na meron tayo. La Solidaridad helped create the nation. Maliwanag po yun. At dyan sumulat sina, di ba? Sina Jose Rizal, sina Isabelo de los Reyes, at marami pang iba. Ang unang patnugot niyan ay si Graciano Lopez Hayna. At pagdating ng panahon, yan ay mas tututukan ni Marcelo H. Del Pilar ng Bulacan-Bulacan. So, yun po. Yan ang ambag ng La Solidaridad. Diyan sinulat ng mga ating mga propagandista ano ang kalagayan ng Pilipinas noon, ano ang mga hinaing nila sa pamahalaan, ano ang mga kasaysayan ng ating lahi upang maalala natin at magkaroon tayo ng identidad. Diyan sinulat ni Jose Rizal ang mga major essays niya tulad ng Liham sa Kababaihan ng Malolos o yung Sobre la Indolencia de los Filipinos, ang katamaran ng mga Pilipino. The Philippines a century hence, ang Pilipinas sa loob ng 100 taon. Oh? At marami pang iba. Now, tanong. Ang lagi kong kinekredit sa pagkakatatag ng La Solidaridad ay si Marcelo H. Del Pilar. Kasi sa timeline na nakita ko, noong 1888, tumungo si Marcelo H. Del Pilar sa Europa kasi nanganib na yung buhay niya sa Pilipinas. At sabi ko, wow! Pagdating niya doon, 1888, late 1889, meron na silang naitayong dyaryo at ito yung La Solidaridad. So therefore, si Marcelo H. Del Pilar ang founder ng La Solidaridad. And in fact, yan po ay sinasangayunan ng maraming aklat na nabasa ko na ang organizer ng La Solidaridad ay si Marcelo H. Del Pilar. Subalit, kamakailan, pinaalala sa atin ni Professor Dr. Jose Victor Torres ang isang testimonya ni Don Timoteo Paez. Ang sabi ng testimonyang ito, ang talagang, bago pa man dumating si Marcelo H. Del Pilar, ang talagang naglakad para maitatag ang La Solidaridad, ang kumuha ng pera upang itatag ito, ay wala akong iba kundi si Mariano Ponce. Sa makatwid, bagamat napakahalaga ng papel ni Marcelo H. Del Pilar bilang editor ng La Solidaridad, ang bumuo talaga sa La Solidaridad ay si Mariano Ponce. Maliwanag po yan sa ating kasaysayan ngayon. Kaya talagang kailangan, nandun talaga siya sa triumvirate. Talagang siya talaga yun. Siya talaga yun, mga kaibigan. Wagi! Mariano Ponce, wagi. Ah, wagi. Okay, ngayon. So alam natin, yun ang ginawa ng La Solidaridad. Yan ang papel. It is the newspaper that helped create the nation, helped imagine the nation, and Mariano Ponce is the founder of that newspaper. Diba, mga kaibigan? Doon pa lang, ang laki na po ng papel ng Mariano Ponce. Doon pa lang, dagdagan pa natin. Ayon kay Resil Mujares, si Mariano Ponce daw was the steadiest worker of the propaganda movement. National artist yan, si Rez. A young man with a purpose. Tama natin. Talagang sabi, the steadiest worker. Siya ang isa sa pinakamatatag. Alam nyo, minsan kasi, yung mga Pilipino sa Espanya noon, maraming na distractions.
Diba? Maraming distractions sa ginagawa nila. Kaya nga reklamo ng reklamo si Rizal. Hindi natin matapos-tapos yung mga project natin. Dahil marami kayong ginagawang iba. Pero si Mariano Ponce was the steadiest. Oh? Yan po ang obserbasyon ng national artist Resil Mujares. At para kay Mariano Ponce na sumulat kay Berhel de Dios noong 1898, ano ba yung layon ng La Solidaridad? Ang lumang La Solidaridad, anya, ay naglalayon, ha? Hindi nagta-tiger. Ha? No? Hindi nagta-tiger. Hindi po. No? Ulitin natin. Huwag ganun. Ang lumang La Solidaridad ay naglalayon ng pagbubuklod laban sa iisang kalaban. Unity. So anong ginagawa mo? Ito, pinapakita mo sa bayan mo, these are your common problems. The La Solidaridad illustrates, pinapakita, ipinapaliwanag itong ating problemang common. At ito ang ating pagkakakilanlan. At ano ang pagkakakilanlan? Saan yan huhugutin? Siyempre, huhugutin yan sa ating kasaysayan. Sa ating kultura. Kaya nga, maliban dun sa kanyang nickname na Naning, ayan, Naning, ano siya eh, Mariano eh, Naning. Huh? Naning. Meron pa siyang ibang pen name. Yung isang pen name niya, ang pangalan ay Tigbalang, mga kaibigan. Tigbalang. Ako, baka takot. Bakit Tigbalang? Mamaya, papaliwanag natin. Yung isang pen name niya, Halipulako. Yun na yung hari ng Mactan, Lapulako. Oh? At saan siya sumusulat? Doon sa Lapulapo, eh, sa Kalipulako. Oh, mga kaibigan. Oh? Sige. Papakita ko sa inyo, no? Ayon kay Dr. Maria Luisa Camagay, na nagsalin sa Pilipino ng Mariano Ponce, Carta sobre la Revolución, ay si Mariano Ponce daw ay naudyok ni Jose Rizal. Ang sabi po dito ni Mariano, ni Dr. Maria Luisa Camagay, sabi niya, no? Sumulat daw si Mariano Ponce tungkol kay Panday Pira yung canon maker ng mga sinaunang Pilipino pagdating ng Espanyol. So sabi ni Dr. Camagay, marahil tugon ito ni Ponce sa payo ni Rizal na sumulat ng mga artikulo tungkol sa mga bantog na Pilipino. So nagkaroon po siya ng mga column. At isang column dito ay yung Pilipino celebres, no? Na siyang nagpapakita ng mga tanyag na Pilipino. Alam nyo, ito po sasabihin ko sa inyo. Ha? Bumili kayo ng librong ito. Naning. Mariano Ponce's 150th birth anniversary commemorative lectures and selected articles from La Solidaridad. Siguro, baka meron nito ang museo ni Mariano Ponce. Pero kung wala, pwede niyong bilhin nito sa National Historical Commission of the Philippines. At pwede niyo rin bilhin nito sa Ethan's Bookshop online. Ha? So, ano yung makikita niyo dito? Simple lang. Maliban sa mga lectures ni Dr. Camagay ukol kay Ponce bilang reformista at revolusyonaryo, kay Dr. Lino Dizon, ang loading local historian ng Tarlac at commissioner ng NHAP, Ponce the folklorist, at yung kay Francis Yalogo, Mariano Ponce and Pan-Asianism, maging ang historiography ni Mariano Ponce ni Paul A. Dumol, makikita natin sa aklat na ito ay mga selected articles from La Solidaridad, including some of the Filipinos illustres. Tulad ni Jose Maria Panganiban nung siya'y namatay, na ikukwento kung gaano siya talagang hinahangaan ng mga kababaihang Espanyola
Diba? Pero napakagaling ni Panganiban, no, na propagandista. At yung mga Luna Brothers, no, meron siyang mga ganun. Meron din siyang ano tukol kay Dr. Fyodor Yagor. No? Meron siyang mga ganitong mga artikulo na nagpapakilala sa ilang mga personalidad ng kasaysayan. No? Kaya yan ang ambag. Nandito. Mababasa po ninyo dito. Mga kaibigan, napakaganda. No? So, bali, yun ang ano, no? Babasahin ko yung isang sinulat ni Mariano Ponce kasi sinimulan niya ang sanaysay tungkol kay Pandaytira. Kasi sabi ni Rizal, sumulat kayo ng mga artikulo tungkol sa mga bantog na Pilipino, no? Yung pagsusulat niyo tungkol sa kagalingan ng Pilipino. Yan ang panlaban natin sa mga Kastila na nagsasabing hindi tayo magaling. Yun, mga kaibigan. Yun ang sinasabi natin dito. Teka, mali yata yung aking... Nakita ko. Yan. Ito. Ayan, no? Payo ni Rizal na magsulat ng mga artikulo hinggil sa mga bantog na Pilipino. No? At yun ay sagot sa mga panlalait. I will read the passage in English, no? Sa pagkakaliwat po ni Guadalupe Forest Ganson. Enthusiastic lovers of the glories of the land we were born in, it wounds us deeply to see how the sons of the vast archipelago have been ridiculed and abused, denied all intellectual ability. They have been regarded as unable and incapable of learning. Anthropoids, quadrupeds, grown-up children with thin bodies and shallow minds, pygmies without energy, etc. And because of these, there was no compunction insulting and treating them as irrational creatures. So, mga yun po ang sinasabi na ano na ni Mariano Ponce na kailangan ipakita, makita, no? Inaapi tayo eh. Kasaysayan ang ating pambala sa mga taong umaapi sa atin. Na hindi tayo magaling. That we are not worthy. So, anong ginawa niya? Eventually po, siya po ay magsusulat bilang si Halipulako, no? ng mga artikulo na parang ephemerides. Ephemerides. Sinimulan niya to January 31, 1892. At ano po yung sinasabi nito, no? Hanggang ano to, January 30, 1893. Ano po ito? Yung important events doon sa kasi 'di ba, kinsenaryo sila eh. So lalabas yung dyaryo, yung 15 days na yon. Isa-isahin niya ano ang mga nangyari sa panahon na iyon. Parang on this day in history or today in history or everyday history. No? So halimbawa, yung ngayon, sige, titignan natin yung sinulat niya sa buwan ng Marso. No? Important events by Kalipulako. Ito yung nasa issue ng 31 March 1892 sa pagkakaliwat ng Dakilang Guadalupe Forest Ganson. March 16, nakalagay, no? Nakalagay 1532, so nagkamali siguro ito. Pero nakalagay, at dawn, 1521 dapat yan, at dawn we found ourselves near an elevated piece of land, 300 leagues from the island of Los Ladrones, or Marianas. Coming closer, we noted that it was an island. It was called Zamal, and behind it, there is another uninhabited island, which we found out later was called Pumuno, or Homonhon. Kinote niya po si Antonio Pigafetta doon sa unang pagkakita ng... So ano, napaka-balance. Walang masyadong komentaryo. Pero pinapakita mahalagang bakit mahalaga ito. No? So, halimbawa, dito sa Marso 27, 1583, sinipi niya
yung isang ano no, sinipin yung isang bahagi ng sulat ni Philip II para sa unang obispo ng Pilipinas. Oh? At ito ha, sinabi ni King Philip mismo sa obispo, "We are informed that in that province the natives are diminishing rapidly because of the cruel treatment on the part of your encomenderos. So much so that in some parts more than a third are gone because they are obliged to pay the full rent, which is two parts more than that which they are obliged to pay. Also that they are treated worse than slaves, and that many are sold by one encomendero to another, and that some are struck to death, that women die and break down with the heavy burdens, also that some natives and their children are made to serve in the farms and sleep in the fields, and there they gave birth and raised children and die, bitten by poisonous reptiles, that many hang themselves and starve themselves to death." So, tapusin ko na. "Others take poisonous herbs and some mothers kill their children upon giving birth, saying that they do so to free them from the work that they themselves suffer. Also that the said natives have developed a very great hatred for the same Christian, for the name Christian, and consider the Spaniards as deceivers and do not do the things they are taught. Thus everything they do is by force. I hear also that these abuses are worse in the case of the natives under our royal crown because of this the administration." So walang komentaryo si Ponce. Pero kisinipin niya ang primary source, sulat ni King Philip, eh nagsusumbong, I think this is Domingo Salazar. No? Yung unang obispo ng Maynila. At siya ang nagreklamo. Siya yung parang Bartolome de las Casas natin eh. Nagreklamo sa hari tungkol sa mga pang-aabuso sa mga Pilipino. So, this shows you the Spaniards were bad. But the Spaniards, there are also good ones. For every Padre Damaso in No Limit Tangere story, there's a Domingo Salazar. Huh? Kasi humingi sila ng reforma sa Espanya eh. Hindi naman nila talaga tinitirang Espanya. Kasi nasabi natin, pwede na kayong maging mabuti sa amin. Mas mabuti pa. Dahil ito ang ginagawa nyo sa amin noon pa hanggang ngayon. Using history, ginagamit ang history upang maging komentaryo sa lipunan ng kanyang panahon. At ginagawa niya ito, in fact, kung di ako nagkakamali, dito sa CP ng National Historical Commission of the Philippines, o kaya kung meron kayo dun sa Fundasyon Santiago na mga salin ng La Solidaridad, ito ay halos kumpleto. No? Na kumpleto halos, kung di ako nagkakamali. Marso, Abril, may Mayo, may Hunyo, may Hulyo. Oo, halos kumpleto po mga kaibigan. Yung kanyang ephemerides. Ano ba yung ephemerides? What is that Pokemon? Okay, pag sinabi nating ephemerides, ayon kay Dr. Maria Luisa Camagay, oh, ang ephemerides ay isang... Dito. Ayan. Sa kanya hong forward ng sa Pilipino ng Ephemerides Philippines, makikita natin na ang salitang ephemerides ay kalipunan o koleksyon ng ulat na sumasariwa sa isang pangyayaring naganap sa nasabing petsa. Oo. So, yun yung ano doon. Everyday history. Now, syempre, ito, para lang makita niyo yung significance, ano ba yung ginawa ni Mariano Ponce? Ang ginawa po niya ay public history. Public history yan. Now, yung public history, ngayon lang natin yan nababanggit. Pero nung 1970s, discourse na yan. Disiplina na yan sa Estados Unidos. Public history. Oh? Ibig sabihin, ito yung kung ano yung kasaysayan na pinag-uusapan either nilalapit sa bayan o pinag-uusapan at nasa utak ng bayan o consciousness ng bayan. Okay? Now, very recently, yan ay natalakay. Oh, sa mga conferences, isa sa mga nauna
ay ang Philippine Historical Association, the role of the academic, kasi dati iba-ibang tawag sa public history. Pero public history yan. Ginagawa na natin yan before, kahit hindi pa natin tinatawag na public history. At sinong gumawa niyan? Unang-una o isa sa una? Mariano Ponce. Kaya nilagay namin siya dun sa poster doon. The role of the academic and public history in shaping the nation. Huwag nyo na lang pansinin yung nasa taas. Ano? Wala na ho kasi kaming mahanap na ini-interview yung historian na footage. No? Kaya yan na po yung parang may mga mic para mas madaling maintindihan. Ano? So pasensya na ho kayo kung ako yung inilagay nila dyan. Ano? Pero yun, doon sa conference na yun, kinilala namin si Mariano Ponce na pinakaunang public historian na Pilipino. Oh? Pioneer. Kung hindi man pinakauna, pioneer. Oh. So, ano yung, ano, eventually, parang, kasi sasabihin natin, ano yung naging effect ng ephemerides? Eventually, may mga gagawa nung tinatawag natin ng mga kalendaryo Tagalog o yung mga almanac. Almanac. Yung kalendaryo Tagalog, parang ephemerides yun. Isang kada buwan, makikita mo anong makasaysayang pangyayari, sinong santo ang pinanganak doon o yung may kapistahan doon. Oh? So, yung dimasalang kalendaryong Tagalog, nagsimula yan sa panahon ni Don Honorio Lopez, nung una pang panahon. 20th century. Hanggang ngayon po, pag po kayo'y tumungo sa Quiapo kapag kapista ng Nazareno, yan po ay binibenta hanggang ngayon. At may talayan ng panahon, pero ang mahalaga dyan yung kasaysayan. At sila, yan hanggang ngayon, yan ang kanilang tawag dito, cover ng ating mga bayani. Ha? So, ano yan? Gagayahin din yan ni Esteban A. de Ocampo dun sa ano no sa kanyang column sa Manila Times tungkol sa kasaysayan. Parang ako naman ngayon yung columnist sa Manila Times, no? Kasama si Professor Vanny Bierna sa kasaysayan at si Ginong Jorge Mojaro. Pero sa Manila Times noon, si Esteban A. de Ocampo yan, naging pangulo ng Philippine Historical Association. Every day, ayan, nakalagay, January 3, ano ang pangyayari na, nakalagay, na nangyari sa taon. Ayan. So, gayon din, meron tayong tinatawag na Philways Philippine Almanac na isang napakagandang resource kasi nakalagay yung nangyari sa bawat kasaysayan, kasaysayan sa bawat araw, and then nakalagay din yung mga historical accounts. No? So napakaganda niyan. At syempre sa ano Philippine Star recently, no, although I think hindi na ito itinuloy, no? Si Ginong Epifabonan III ay gumawa ng tinatawag na everyday history na makikita both sa print ng Philippine Star noon at sa Facebook nila. May everyday history na kinikwento yung kasaysayan. Na by the way, ginagawa namin ngayon, nakalimutan kong lagyan ng slide dito, ng Project Saysay. Project Saysay. Ginagawa po yan ng Project Binta ng Project Saysay. Ayan, sa pangunguna ni Ian Alfonso at ng kanyang mga kasama. Actually, kasama din ako dyan sa mga advisory nila. So, binabati ko kayong lahat na mga nagpapakalat ng kasaysayan sa mas madaling maintindihan ng mga tao na ginagawa natin yung public history. At ang ating lolo, ang loading lolo natin ay walang iba kundi si Mariano Ponce. Liban po sa history, ay meron po ring ambag si Mariano Ponce doon sa tinatawag na folklore. So alam natin na si Don Isabelo de los Reyes, E. Florentino, siya po ang, at salamat dito sa museo ni Mariano Ponce, napakalaking tulong nito. No? Nitong, kasi mahaba yung mga passages sa folklore. Although makikita niyo rin yan sa nani niya, no? Doon sa account ni Dr. Dizon. At mabibili niyo yung El Folklore Pilipino ni Isabelo de los Reyes sa UP Press, kung di ako nagkakamali, no? Ay isinama ni Isabelo de los Reyes, father of Philippine folklore, yung El Folklore Bulaqueño.
El Poclore Bulaqueño ni Mariano Ponce. Kasi bata pa lang daw si Mariano Ponce, mahilig nang mangolekta ng mga salawikain, bugtong. Oh? And recently, by the way, I just want to thank and congratulate the UP Folklore Studies Program of the College of Social Sciences and Philosophy for their pagdiriwang to conference on devotions and religious festivals. No? So, maraming salamat po at ako'y naging bahagi niya. O yung folklore, malakas na ngayon at tinuturing na isang legitimate social science branch yan. O? Pero, syempre, nung unang panahon, ang tingin dyan, superstition, hindi naman kailangan ipunin. Pero, ang sabi ni Isabelo de los Reyes, dyan natin mababasa ang pag-iisip ng mga Pilipino. So, si Mariano Ponce, nag-contribute. O? Nasa, ano yan, pinalabas sa gazeta, no? Yung kanyang contribution. At isinama din sa El Poclore Filipino na aklat. No? So, ano no? Ito, hindi ko nababasahin lahat. Pero, pwede nyo itong tignan sa museo ni Mariano Ponce site, no? Itong mga listahan na ito. So, may mga fenomenong may kababalaghan, sabi ni Ponce, sa mga paniniwalang taga-Bulukan. No? Ang taong may kaliskis tulad ng ahas sa bahaging binti at braso at may mata tulad ng ahas. Ang nilalang na ito ay nakagagamot ng mga tinuklaw ng ahas. O, taong ahas. O? Eh, nakakagaling pa ng ahas. Tuklaw ng ahas. Galing. Galing. Sohi ay sanggol na lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina na una ang paa sa halip na ulo. Ang ipinanganak sa ganitong paraan ay nagagamot ng taong may tinik sa lalamunan. Ang duwende ay madalas hindi nagpapakita sa tao. Kung siya ay may galit sa tao, lalo na sa isang dalaga, maaari siyang gumante. Pahihirapan ng duwende ang tao na makatulog at kumain. Maaari rin niyang lagyan ng buhangin ng kanyang plato. Pagbabatuhin ang bubong ng bahay ng dalaga o sunugin! Sunugin ito! Maraming anyo ang tiyanak. Pati anak. Maraming anyo ang tiyanak. Ngunit kadalasan ito ay nasa anyo ng isang sanggol. Ang iyak ng sanggol sa kalagitnaan ng gabi sa isang liblib na pook ay hudyat ng presensya ng tiyanak. Ang inong. Ang tikbalang ay linarawan ni Ponce na payat, matangkad at may mahabang paa na tulad ng kabayo. Ngunit may ulo at kamay na tulad ng tao. Balang. Taong kabayo. Hinggil sa bata. Ang inuna ng sanggol ay dapat ilibing sa ilalim ng hagdanan upang hindi siya lumaki na bulakbol. Oh. So, yun. Yung inunan, hindi ba yan yung usod? Inunan. Alam mo, hindi ko na alam yung ano eh. O, sa mga ano dyan, message nyo ako. Malalim na Pilipino yan eh. Placenta. Placenta. Oo. Ay dapat ilibing. Ibabad sa tubig ng unang paligo ng sanggol ang rosaryo, iskapularyo at pahina ng aklat upang siya'y maging matalino at mapalapit sa Panginoon. Huwag gupitin ang buhok ng sanggol habang nag-iipin upang maiwasang magkaroon ng puwang ang kanyang ipin tulad ng awang sa suklay. Huwag daw gupitin. Hinggil sa pagbubuntis at panganak. Bawal manatili ang isang babaeng buntis sa bahay ng isang taong malapit ng mamatay. Bawal ang anumang pagtatayo o pagkukumpuni sa bahay upang ilayo sa kamatayan ng babaeng buntis at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kali? Maglagay ng relikya ng isang santo sa tiyan. Yung relikya, buto ng santo, ng isang banal na bagay. Lagay daw sa tiyan ng buntis nang mailayo sa panganib ng pagtatayo. Ayan. O hinggil pa sa samot-saring bagay, bawal ang magsuklay ng buhok sa gabi dahil may kamag-anak na mamamatay. Buti na lang ngayong nagsuklay ako, hindi gabi. No? Kung may ahas na nakapalupot sa poste ng bahay, may mananalo sa loteriya. Magpasintabi sa nuno kung papasok sa loob ng isang gubat.
Ayan. Kita nyo? So, yun po mga kaibigan, ano, yung mga, ano, ilan lamang, actually, mahabang thesis yan, ilan lamang dun sa sinulat ni Mariano Ponce na folklore sa Bulacan. At, ayan, siyempre, sasabihin nyo, superstition lang yan eh. Pero yes, yes, it is superstition. We don't know if it's real. But, dyan nagre-reflect, ano ba yung pinapahalagahan ng tao ukol sa kanyang buhay, ginhawa, at dapat. Pwedeng i-analyze yan. Salamin yan sa pag-iisip ng mga Pilipino. Alright? Sige. So, nagpapakita lang ako dito ng ilang larawan ng ni Mariano Ponce kasama ang kanyang mga kaibigan, no, para makita nyo yung aktual niyang itsura, no? Pag nakasalamin at walang salamin, no? Kasama niya dito sa may nasa kaliwa si Galicano Apacible, na isa sa mga revolusyonaryo natin at propagandista din. No? So, of course, ang propaganda movement ay nabigo. Diba? Nabigo politically. Although naglay siya ng foundation sa imagination ng nation. Nabigo politically at nagbunso dito ng paglabas ng katipunan. Ibig sabihin yung actually hindi naman talaga nagbunsod, pero ibig sabihin, no, kaakibat ng propaganda ng La Solidaridad ay umusbong din ang katipunan. Revolutionary movement. At ito na nga, no? Nag-revolusyon 1896. At namatay si Dr. Jose Rizal na kanyang matalik na kaibigan, no? Tulad ng iba pang mga Pilipino noon na nahuli sa panahon ng himagsikang Pilipino. So, anong ginawa ni Mariano Ponce? Simple lang, no? Naroon siya, no, nung di ba nagkaroon ng Pak of Biak na bato at nagkaroon ng tinatawag na Hong Kong Junta. So nagtungo siya sa Hong Kong upang samahan yung junta ng Hong Kong. Upang planuhin yung mga susunod na hakbang. Kasi di ba sumuko nga sa Biak na Bato sa San Miguel de Mayumo. Nung nagkaroon ng Pak of Biak na Bato. Binigyan ng pera ang mga general para umalis sila at lumayas na at huwag na manggulo. Pero sa totoo lang, pinaplano pa nila yung susunod na hakbang. At may mga Pilipino, no, na komite na nasa ibang bansa upang tulungan ang kausa na mapalaya ang Pilipinas sa mga Espanyol at maitatag ang ating nagsasariling pamahala. So, dito po sa picture na ito, nandun po si Mariano Ponce doon sa Hong Kong. Ito po yung kanyang larawan. Sinasabing kanyang larawan. So, katulong siya dyan. Pero of course, eventually, nung si Emilio Aguinaldo po ay maupo bilang pangulo ng unang republika, at ang unang republika po ay naitatag diyan sa Malolos, sa inyong dako sa Bulacan, iba sa Baraswain, si Mariano Ponce po ay nasa Hapon. Siya po ay tumungo sa Yokohama. No? At bakit siya naroon? Actually, may mga katulong siya dyan. Si Jose Ramos Ishikawa. Nariyan din. Now, ano ang makikita natin dito? Talaga. Yun. So, meron pong larawan dito na nakakatuwa. Bakit? Eh, kasi, ano yan eh, lagi pinapakita ni Ambe Tocampo yan nung sa kanyang mga aklat. Sa kanyang mga estudyante, nung nag-sitin ako kay Sir Ambe nung 2006 or 2007 yun. Ito yung
topic niya sa klase nung nag-sit-in ako. Instructor ako nun sa UP, tapos siya ay nagtuturo doon sa Department of Filipino ng Rizal. Lecturer siya. At ito pinapakita niya lagi. No? Yung isa dyan, si Mariano Ponce. Pero sino dyan, si Mariano Ponce, sasabihin niya. Eh syempre, yung hula, sasabihin niyo, yung hula ninyo, yung naka-Amerikana. Yun yung Mariano Ponce. Diba? Eh, hindi po. Nako. Yung naka-kimono, yun po yung si Mariano Ponce. Yung naka-kimono. Oh? Eh sino yung naka-ano? Sino yung naka-Amerikana? Ay, wala akong iba ho yan. Kundi si Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Sino si Sun Yat-sen? Kumbaga, siya yung national hero ng China. Siya yung father of the nation. Siya yung founder of the Chinese nation. Kimono, si Mariano Ponce. So friends, ano sila? Friendship. Talaga, friendship po sila. Okay, I will tell you why. Ano? Nung around the winter of 1898, ang republika po natin ay in full swing sa kongreso pala. Yung kongreso ng Malolos ay ginaganap. Enero pa yung republika. While attending a party in a Japanese parliamentarian's house during the winter of 1898, Ponce met Sun Yat-sen, whose name he was familiar with because agents from the Chinese embassy once attempted to kidnap him in London. So, dahil sila, no, nag-party sila ng Japanese parliamentarian, may party doon, dahil sila ay pareho nakatira sa Yokohama, sila ay umuwi ng sabay nung gabing yun. And because of that, nag-uusap sila at naging BFF. O, BFF. BFF. At yun na nga, si Ponce, by the way, eventually will marry a Japanese woman. O Mariano Ponce, yes. And ano makikita natin? Ito. Silang dalawa ay ano, no, may activity sila doon. Kung titignan nyo, nandun sila, ayan. Baka same day ito, na kinunan itong picture na ito. Si Mariano Ponce ay nakakimono. Merong La Independencia na dyaryo ng ating pamahalang revolusyonaryo ni Antonio Luna. Editor siya dyan. Nandun sa hotel niya. At si Sun Yat-sen ay nandun nagbabasa. So, ayan, kita po natin, ano? At ayun, no? At meron silang ano, ha? Meron silang Association of Young Orientals sa Tokyo. So ayun, si Mariano Ponce nandito. Ayun siya. So, may mga kasama silang Indian, may mga kasama silang mga iba pang mga Asyano na nandun din sa Japan, napaka-cosmopolitan, mga kaibigan. Ano? And ito na nga. It was ayan, at ito tingnan niyo, nagre-relax sila sa Yokohama doon sa Hardin ng Sa Hardin NL Bluff. Na ito, tuwang-tuwa ako sa picture na ito nung nakita ko sa museo ni Mariano Ponce. Kita nyo naman. Napaka-candid. Napaka-candid nila. Nag-i-enjoy talaga sila dun sa pagdapa dun sa ano. Dun sa Hardin. Ano? Kung ako man, ganyan kaganda yung Hardin, iikot-ikot pa ako. Ano? Anyway. So much for that. Gusto ko lang ikwento na ito, no, naisulat ko ito sa isang artikulo ko, na it was Sun who helped Ponce get contact so he could acquire guns for the Republika Filipina from a guy named Nakamura Haisan. 10,000 Murata rifles, 6 million bullets, 10 machine guns, and 1 artillery were shipped from Manila to the Nonobiki Maru, July 19, 1899, for use against the Americans. Unfortunately, the boat sank.
My goodness. The boat sank. A second shipment was arranged but was not immediately shipped. The Aguinaldo Republic then fell, so the arms had become useless. So, bumagsak na yung gobyerno ni Aguinaldo 1901. Yung second shipment, hindi na magamit. So, Mariano Ponce wanted to lend the arms to Sun Yat-sen to use in the Chinese Revolution. Sun was ecstatic and said the freedom of China could mean the freedom of the Philippines as well. Huh? Eventually, some suspected that the previous shipment was scrap metal and that the money was allegedly pocketed by some people. So, may suspecha na yung previous shipment pala. Scrap metal pala yun. Hindi pala barit. Oh, naku, nakakainis naman yun. Ano? Huh? Oh, kita nyo? So, as historian Ambeto Campos said, kasi ang pangalan ng kanilang katransaksyon, si Nakamura Haisan, sabi niya, Nakamura nga sila, naloko naman. Ano? Nakamura. Nakamura nga sila, naloko naman. Now, but you see, it was the thought that counts. Tutulungan ng Pilipinas ang China sa kanilang revolusyon. So, ito, sabihin ko sa inyo, no? Notwithstanding our dispute with China, alam naman natin na ang problema natin is with the Chinese government dun sa ginagawa nila sa West Philippine Sea. But with the Chinese people, partner natin yan. Diba? Partner natin yan. At itong link na Sun Yat-sen, father of modern China, at itong si Mariano Ponce, yan ang nagpapatunay niya. And this is what I tell you. The open-mindedness of Sun Yat-sen, of Mariano Ponce, ay, alam nyo, isa siya sa pioneers nung tinatawag na Pan-Asianism dito sa Pilipinas. Ano yung Pan-Asianism? Pag sinabi mong Pan-Asianism, ito yung malawak na pagtanaw na ang mga kapitbahay natin sa Asia ay ating mga kapatid. Oh. President Quirino had an idea like that, the Pacific Union. Ayaw ng mga Amerikano kasi bakit kayo sabi ng mga Amerikano, bakit kayo nag-aalaw ng komunista? Bakit kayo nag-aalaw ng komunista ng mga bansa? So yung Pacific Union na yun, hindi yun nagawa. Pero naisa katuparan na yun, eventually, dun sa Mapilindo, Malaysia, Philippines, Indonesia, dun sa ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yung SEATO, Southeast Asian Trade Organization, at eventually, yung Asia-Pacific Economic Cooperation. Anong sasabihin ko dyan? Nauna nang nag-isip niyan si Mariano Ponce. I. Colyantes. Baliwag Bulacan. So nakita niyo po, ang napagandang ambag ni Mariano Ponce sa bansang ito, public history, pioneer public history, folklore, la solidaridad bilang tagapagbuo ng bansang Pilipinas, Pan-Asianism. Kapatid natin, bahagi tayo ng Asia at kapatid natin ang mga nasa Asia. Yung adikain na yan ay isusulong din ni Seyus Salazar, no? Na nagsasabing tayo ay bahagi ng Dunya Melayu o no, tinatawag na Malay World. So, ayun po, no? Totoo ba ito? 1 hour 30 minutes na ako nagsasalita. Sorry, ah. Papatapos na po ito, no? Mukhang nalibang tayo, mga kaibigan. Oh, anyway, tuloy natin ang kwento. So, si Mariano Ponce po, ayun na, no? Eventually pala, gusto ko palang ipaalala sa inyo na si Mariano Ponce will write a series of articles. Magsusulat siya sa wikang Espanyol at kinolekta niya ito. At ginawang ito yung pinakaunang biography ni Sun Yat-sen. Isa sa pinakaunang biography ni Sun Yat-sen. At ito yung Sun Yat-sen, El Fundador de la República de China. El Fundador ito. May kopya po ako dito.
sa pagkakaliwat na po sa Ingles, no? Sun Yat-sen, the founder of modern China. No. Sun Yat-sen, el fundador de la República de China. In the book published in 1912, the year Sun became president of China, Ponce said of him and Sun, both of us, each in his own way, pursued the same goal, the happiness of our respective countries, and this united us in mutual sympathy. Now, puntahan natin ngayon yung career ni Mariano Ponce. Kasi eventually po, siya po ay papasok sa pagiging politiko. Siya po ay magiging bahagi ng tinatawag na Philippine Assembly. Siya po ay magiging assemblyman. Naglakbay siya muna pala sa China, Indochina, Cambodia at Thailand. Bumalik sa Maynila kasama ng asawang Hapones at nahalal pang kinatawan ng ikalawang distrito ng Bulacan sa Philippine Assembly. Ano? At ito yung nakakatuwa dyan. Si Mariano Ponce po ay nandun sa Committee of Libraries. Oh? Kaya siya po ay tinatawag ni Dr. Jaime Veneracion na Father of the National Library. In a way, kasi siya po ay nagsulong ng mga panukala upang maitatag na, mapalakas ang National Library, ang Biblioteka Nasyonal ng Pilipinas. So, yun po, no? Ang, si Mariano po, isang doktor, intelektual, mambabatas, no? Ayun po, no? So, ito po yung isang Rizal Day picture ni Ginong Mariano Ponce na kasama po ang Gobernador General ng Pilipinas na si William Cameron Forbes. Eventually, itutuloy niya yung Ephemerides Pilipinas kasama na ngayon si Jaime de Vera. No? Jaime de Vera at yung Ephemerides Pilipinas ay two volumes, mapapublish po yan as two books. No? Na yung mga events tungkol sa Pilipinas at yan po ay naging nakatulong sa historical consciousness. No? Kasi yan po si Ginong Jaime de Vera. No? So parang ang dating nga, as a public historian, legacy ni Mariano Ponce, ang mga katulad namin na lumabas pagkatapos niya. Diba? So ako nga po, si Carmen Nakpil na public historian, si Dr. Jaime Veneracion na public historian sa telebisyon noong dekada 90 at 80. No? Si Sir Ambet Ocampo na looking back, inquirer history, sa pinakapamosong historiador sa bansang Pilipinas. Mga public historian, no? At of course yours truly, no? Ay ninuno namin kumbaga si Mariano Ponce. Ito po yung malungkot na pangyayari na ikukwento ko. Ano? Noong 1906, napanggit ko na, si Ponce at Sun ay nagkita for the last time 1906. After many, many years, pupuntahan sana ni Mariano Ponce si Sun Yat-sen sa Canton, China. Papunta siya kay Sun Yat-sen. Pero nang nangyari, si Ponce po ay inabutan na ng sakit at namatay sa Hong Kong May 23, 1980. Yun po nangyari. So sumakabilang buhay po siya ng Mayo 23, 1980. So, talagang, kumbaga, parang late talaga sila ni Sun Yat-sen. Oo. So, kumbaga, dapat kahit sa Asia, ipalaganap natin yung buhay ni Mariano Ponce. Oo? Napakaganda ng kanyang buhay. We memorialize him. Ito naman, no? Ano yung, paano siya minememorialize sa public history? O, ito, dito ko po tatapusin. Oo? So nakikita ho natin itong stamp na ito. Nasa stamp si Mariano Ponce. Anong matagal ng panahon. Eventually po, itong ipapublish ng
Universidad ng Pilipinas, Office of Research Coordination, yung dalawang aklat, ano? Yung Mariano Ponce Carta sobre la Revolución, ito po, no? Na sinulat ni o sinalin sa Pilipino ni Maria Luisa Camagay at ni Wistan de la Peña ng European Languages Department. So si Ma'am Camagay, the present president of the Philippine Historical Association. Gayun din, yung Ephemerides Pilipinas na later columns ni Mariano Ponce at Jaime de Vera, ay ito po ay isinalin ni Edgardo M. Tiamson, Teresita Alcantara, yan po, naging professor ko po si, yung dalawang yan, si Dr. Chamson, wala lang kami litrato, at si Teresita A. Alcantara, yung naging professor ko sa Spanish, sa UP Diliman. Ano? At ginawa nila ito, 1998, panahon ng centenario ng Pilipinas, yung mga aklat na ito. So, yan po. No? Yan. Ephemerides Pilipinas. Eventually, ito po yung maganda. 150th birthday po ni Mariano Ponce 2013. Yan po talaga ay napaka-memorable po sa akin yan. Una, meron na po akong Showtime program dyan. At panoorin niyo po to, gumawa ako ng dalawang Mariano Ponce episodes. At yung isa doon ay doon sa mismong 150th birthday niya sa Channel 4. So hanapin niyo po yung Showtime Mariano Ponce at mapapanood niyo po yung episode na yun. So sa ika dala, ano no sa ika-22 ng Marso ng 2013, marami yung events sa kaugnay niyan ang nangyari. At ang nakakatuwa po diyan, SMCT Baliwag po isa sa mga nagtaguyod niyan. At siyempre yung Piacto, talagang tinataguyod din niyan, diba? Lalo na yung sampaka din ni na Dr. Jaime Veneracion. At iyon, no? At dahil sila nga yung nag-organize ng Ponce at 150 yan, si Dr. Jimmy Veneracion kasama si Ma'am Cora at saka si Benji Mangubat pa yata yun, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, no? Eh, inanyayahan po nila ako na magkwento sa mga bata, no? So nagkaroon ako ng storytelling kaugnay ng 150th birthday ni Mariano Ponce sa mga kabataan. Oo. So ayun po, no, may mga kabataan na nandun. At kinuwentuhan ko po sila ng mga kwento ng ating mga bayan. Kaakibat niya na isang konferensya na nangyari para sa Ponce at 150 na isa sa mga speaker, kasama pala dyan, no, si Dr. Veneracion, nandun si Bobo Texon, si Sir Eli, nandun, ang makaanak ni Mariano Ponce, siyempre si Gemma Cruz Araneta, at saka si, ngayon, si Chen Chairman na Popoy de Vera. No? Nandun pa si Governor Wilhelmino C. Alvarado, yung former governor. Ano? So may Mariano Ponce Seminar, SM ulit. Dito ako bilib. SM Baliwag, shout out sa inyo. Binuhin mo, storytelling sa kasaysayan, nasa SM. No? Mariano Ponce Seminar, nasa SM. Ang galing. Tapos yun, nilipat yung lumang monumento doon sa Plaza Naning. Plaza Naning sa diyan sa Baliwag, Bulacan. At may nagkaroon, hindi ko alam kung ano yung mga kwento ng mga monumento, pero yung nagkaroon ng isa pang monumento doon sa bayan, doon sa pamahalaang bayan ng Baliwag. Kasi nakita ko yun. So si Dr. Jaime Veneracion nag-launch ng isa pang aklat. At ano yung aklat na yun? Mariano Ponce y Colyantes, Makabayan at Bayan. So ito po, nasa wikang Pilipino, nandito yung buhay ni Mariano Ponce. Napaganda. So yan po, no, kasama yung mga kaanak ni Mariano Ponce, ni Dr. Jaime Veneracion. Noong 150th, inipon yung mga lectures na binabanggit ko na kanina yan, ni Dr. Camagay, Lino Dizon, si Paul Dumol, at saka si Francis Ayalogo, dito sa aklat ng NHCP, Naning, at ng sesquicentenary ni Sun Yat-sen, ay nagkaroon ng philpost ng isang commemorative stamp kasama si Mariano Ponce at Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen,
ally of the 1898 Philippine Revolutionary Government. Totoo po yun. Okay, ito po yung isang parangalan ng aking buhay. Si Sani Angara po ay inanyayahan para magsalita sa ika-100 kamatayan ni Mariano Ponce. Si Senator Sani Angara. Noong Mayo 23, 2018. Problema, nga lang, bigla pong sumakabilang buhay si Senator Ed Angara, ang tatay ni Sani Angara. So, siguro dahil wala na ho silang mahanap na pwedeng agad-agad na makuhang tagapagsalita, ako po yung naging tagapagsalita. Guest of honor, guest speaker, doon sa Mariano Ponce 100th death anniversary. Karangalan po ng aking buhay. Karangalan. Sino ako? Pero ako ang pinagsalita. At binirepresent ako. Kinausap ko si Ponce sa speech na yun bilang isang public historian na humihingi ako ng tawad sa kanya. Sapagkat ang kasaysayan ay ginamit niya nun sa kanyang buhay para buuin ng bayan. At marami sa amin ngayon ay ginagamit ng kasaysayan para pag-away-awayin ng mga Pilipino. Nakakalungkot. Kaya ako ay humingi ng tawad sa kanya noon. Nung araw na iyon. So, ako ay nagpapasalamat kasi talagang I was warmly received by the mayor, si Mayor Ferdy. Ano? Maraming salamat kay Mayor Ferdy ng Baliwag. Na ano natin yan. At syempre doon po nakilala si Ma'am yung ano no yung apo no. Apo, direct apo ni Mariano Ponce, si Ma'am Teresita Ponce Villaroman Valencia. No? At diyan ko rin na-meet yung iba pang mga kaibigan natin ngayon ng mga Ponce descendants. So nagpapasalamat ako kina Mayor Ferdy Estrella. At siyempre, nandyan din si Giovanni Labaw. Binidyo po niya yung speech ko na yon. Hanapin niyo po. Mariano Ponce, Death Centenary na video. At makikita niyo po yung aking speech doon sa YouTube. Ayan. Now, alam natin, ito yung bahay ni Mariano Ponce. Nasunog po yan noong 1962. At naging parang bakanting lote na lamang doon sa, doon sa compound ng mga Ponce. Pero po noong May 23, 2019, nagbukas po, no? Actually yung prototype noon, yung plano, in-unveil yon nung araw na nagsalita ako sa Baliwag. Oh? So after 1 year, gawa na ho yung museum, binubuksan na ho. Noong May 23, 2019 sa Calle Ponce, Baliwag, Bulacan, ito po yung museo ngayon na hinahawakan ni Erickson Douglas. Naroon po ako nung pasinayaan niyan. At dinala ko nga, ayun, sinundon si Rio Alma, si Dr. Maria Luisa Camagay, ang mga kahanak ni Ponce, si Sir Rene Escalante, chairman ng NHCP, may bagong monumento. Pangatlo, kundi ako nagkakamali sa Baliwag, ay Mariano Ponce. At syempre, yung bahay, yung bagong bahay. At yung mga estudyante ko sa NCCA, Graduate Diploma in Cultural Education, dinala ko doon. So kinikwento ko lang sa kanila sina Virgilio Almario, kinikwento ko lang sa kanila si Jaime Veneracion, si Ian Alfonso. Tapos bigla nami-meet na nila doon sa sa event na 'yon. So napakasaya po ng event na 'yon para sa akin at makasama ko ulit ang ating mga kaibigan sa Ponce family, no? Naging estudyante ko nga sa Broadcom yung isa, diyan sa UP Broadcom yung isa sa mga apo na sa tuhod ni Mariano Ponce. So, pinamigay din doon sa araw na yon yung isang bagong aklat na inedit ni Dr. Jaime Veneracion, Dangal ng Lahing Pilipino Mariano Ponce y Colyantes. Ayan po. No? At ayun nga po, no? Kasama ang ating mga kaibigan na narito sa Zoom meeting na ito. At kasama din si Mayor Ferdy Estrella. Mayor Ferdy, kumusta na kayo? I hope I can visit again Baliwag soon. No? At binabati ko rin yung sina Aleli Canosa, Batang Baliwag, lahat ng mga kaibigan natin sa Baliwag. At syempre, sina Sir Gonzales,
sina Maite, yung mga kaanak ni Mariano Ponce. So, nakakatuwa, no? Yung ginagawa ninyo Erickson at ang iba pang mga kasama nyo dyan na bago yung pandemic, no? Ay dinadala natin yung mga bata dyan. At sana o, matapos na yung pandemic para makabalik po tayo dito sa mga gawain natin. No? Tuwang-tuwang mga bata dun sa museo, kahit munti lamang. No? Now, ito po, fun fact lang, bago ako matapos, no? Ito pong si Enrile, di ba? Si Juan Ponce Enrile, yung pong kanyang, yung kanyang grandfather, yung kanyang grandfather, ay, ano po siya, yung grandfather niya ay pinsan ni Mariano Ponce. Grandfather niya. So, related siya sa mga Ponce. Eh kaso, eto na. No? Noong November 18, 2019, mayroong isang gathering. Darating po yung descendant ni Sun Yat-sen. No? Si 84-year-old Hawaii property developer and philanthropist, Dr. Lily Sun Sui Fong, at yung kanyang anak na 51-year-old si Charles Wong. Now, si Dr. Lily Sun Sui Fong, ang father niya ay si Sun Po, was Sun Yat-sen's eldest son and China's premier in the 1930s. At siya ay apo ni Sun Yat-sen. Apo ni Sun Yat-sen. So, darating sila at pag-meet ang mga ang descendants ng mga players. Oh? Si, halimbawa, si Cesar Enrique Aguinaldo Mirata, apo ni Baldomero Aguinaldo at grand ni Emilio Aguinaldo, grand nephew. No? Grand uncle niya si Emilio Aguinaldo, no? E darating, dapat may Mariano Ponce descendant. Ang inimbitahan si Juan Ponce Enrile. Hindi daw makakarating. So sabi ko, nung nakita ko yung programa na may ganung gathering, teka, wala ba kayong Ponce na nahanap? Yung mga organized Ponce descendants? Ayun po, kinausap ko sina Mr. Gonzales, no? Sina Johnny Gonzales. At ang pumunta po, fortunately, nung una hindi siya pwede, ay si Maite Valero Bautista, no? Whose maternal grandmother Consolacion was daughter of Mariano Ponce. So kasama po dyan si Dr. Neil Santillan ng History Department. Ako po sumabit lang dyan, no? At ang talaga nag-organize niyan ay si Wilson Lee Flores, Pandesal Forum. No? At nagkita-kita po, descendants ni Emilio Aguinaldo, Mariano Ponce, ha? At si Sun Yat-sen. Nakakatuwa po yung event na yan. Ano? Abigyan pa po ako nung descendant ni Sun Yat-sen ng pin ni Sun Yat-sen. Nakakatuwa. So, yun po. At nagkwento rin ako nung kasaysayan ni Sun Yat-sen dun sa... Nakahabol kasi ako. May previous engagement ako. Pero nakahabol ako at nakapagkwento tungkol sa role ni Sun Yat-sen at ni Mariano Ponce sa kasaysayan. So, kahit po nung pandemic, nung May 23, 2020, naipagdiwang pa rin yung 102nd anibersaryo ng pagpanaw ni Mariano Ponce. So, yan. No? May mga tao sa Bulacan. Hanggang ngayon, binubuhay yung diwa ni Mariano Ponce tulad ni Ginoong Isabelo Santos. No? Nakakatuwa kasi ginaya pa nung kanyang mga artista ang triumvirate pose. No? Kita nyo, no? Na ginaya din ni Namon Confiado, ni Cesar Montano sa pelikulang Jose Rizal. Diba? At ginagaya din ng mga taga-Bulacan. Diba? Tulad ni Sir Bobot Texon, ito yung mga public history, di ba? Dr. Jaime Veneracion, at ito yung next generation. Di ba? O, si Ose, si Xiao Chua. Di ba? Diba? Si Jonathan Balsamo, at saka si Ian Alfonso. Alam nyo, hindi naman po ito pagmamalapis siguro sabihin na kailangan ang kinin naming mga public historians ngayon na kami ay nagtutuloy noong sinimulan ni Mariano Ponce. Para ho palalahanan kami, muli sasabihin ko.
ang mga public history tellers ay hindi po dapat pinaghihiwalay ang bansa, hindi pinag-aaway-away ang bansa. Ginagamit ang kasaysayan para buuin ang bansa. Sapagkat yan po ang legacy ni Mariano Ponce. If we do not fulfill that history unites, na pinag-aaway-away namin ang aming mga kababayan, isang sampal yun sa kanya papa. Kaya paalala talaga si Mariano Ponce ng aming papel. Papel ng historian, papel ng history, public history teller, papel ng maguro ng kasaysayan, papel ng mga cultural workers na ginagamit natin ng kasaysayan upang patatagin ang patuloy nating pinapalakas at itinatatag na bansang Pilipinas. Maraming salamat, Bulacan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mabuhay po. Ayan, maraming salamat po, Professor Xiao Chua, sa napakagandang talakayan na inyong ibinahagi. Kaysa ng Alex, napasarap tayo, napasarap. No? napasarap din po kami, Prof, sa pakikinig at panunood. At tunay nga po na yung binahagi po ninyo ay nabibilang po kayo sa mga public historian na sinimulan nila Gat Mariano Ponce nga po at pinagpapatuloy niyo po. At tiyak, yung mga nanonood ay magkakaroon ng inspirasyong ipagpatuloy itong sinisimulan po ninyo. And maraming salamat po ulit sa pagtalakay at pagbibigay hugay at pagbunita sa nalalapit nga pong araw ng kamatayan ni Gat Mariano Ponce. At binubuksan ko na po ang hapag para sa ating mga katanungan, sa mga paglilinaw, sa ating mga manonood. At ito nga po, nakapaglista na po ako ng ilan sa mga katanungan na sisimulan po natin kay Ginoong Shane Frias Velasco. Ayan, kilala niyo po siya mula po sa Philippine Information Agency. Ang tanong po niya ay, ano ang iba pang pag-aaral mula kay Ponce na dapat matutunan sa pakikipag-ugnayan sa China at Japan and with our current friendship with those countries. Ayan, yun po yung kanyang tanong. Well, syempre, ang assumption dito, Alex, ano, at sa kaibigan nating taga-PIA, baka na-meet natin yan nung nagbukas yung Mariano Ponce Museum. Alam nyo, by the way, ito pong aking La Solidaridad na t-shirt, nakikita nyo. Yan po ay regalo sa atin ni Pilibustero. Bilang karangalan kay Mariano Ponce. Kaya, i-search nyo yan sa FB Pilibustero. Alam mo, yung ang tignan mo yung batayan ng Philippine-China relations pag si Ponce ay tinignan natin at si Sun Yat-sen. On equal footing. Based on mutual respect. At ang Pilipinas gustong magbigay sa China ng baril. Ang sinasabi ko dito, Alex, ay napakahalaga sapagkat kung magkakaroon tayo ng relasyon sa China at sa Japan, di ba sa Japan naman, kita mo, talagang walang pinipili si Ponce na wala siya yung... Yan di ba yung mga ibang Pilipino, kapag ka ikaw ay Japanese scholar tungkol sa Philippines, hindi, Pilipino lang ang valid na explanation tungkol sa kultura. Kalokohan yun eh. Allow si scholar, even if it's he's a Filipino, talking about the Philippines, he's a lousy scholar. Di ba? So, mang gano'n, no? So, wala siyang pinipili na kulay ng balat, di ba? Very humane na tao, Mariano Ponce. So, napangasawa pa niya, Japonesa. Di ba? Yung Japan nun ay hindi pa yung superpower na alam natin ngayon. Di ba? Na, hindi ba superpower, I mean, naging superpower siya nung panahon ng digmaan, di ba? Hindi siya yung, kumbaga, papaangat pa lang siya after nung Tokugawa period. So, kumbaga, meron pang, at saka yung mga Pinoy, minsan may pagka-racist yan. Di ba? Ang tingin sa Hapon nun, sakang, maliliit, di ba? May ganun tendency tayo. So, si Ponce, nakapag-asawa, Haponesa.
Kaya pag nakita mo yung mga sina Johnny, yung sina Maite, mga ano eh, mga makuputi eh. Diba? Mga inapo ni Ponce. So, ang sinasabi ko dito, at basta equal footing, based on mutual respect, ang relasyon. So, hindi tayo yung ano subservient. Diba? Hindi tayo yung parang nagmumukhang ang tawag ko. Yung hindi tayo nagmumukhang timawa sa harapan ng mga Chino. No? Yun sana yung gawin natin. Yun yung parang lesson. Kasi ipakita mo lang kung ano yung meron ka. Irerespeto ka naman ng Chino. Hindi mo sila aawayin. Ganito lang. Ganito ang pag... Dahil mga... Ako nga ay Chino din. May lolo ko ay half Chinese. Huwag mo lang silang ipahiya. Yun ang style sa mga Chinese. Pag pinapahiya mo sila, talagang iinisin ka nila. Oh? So, yun lang. Yun ang lesson sa akin na let's show us who we are. Na firm, pero respectful. Yeah? Very, very Mariano Ponce. Ayun, salamat po. Ayan, tunay diplomat, nga na... Diplomat, by the way. Sorry, okay. Alex. Diplomat. Yes po. Ayan, tama po, diplomatiko nga po si Mariano Ponce. At ito po yung sunod na tanong, hindi po nagpakilala, pero ang tanong po niya ay gaano kahalaga na ang isang public historian ay hindi lamang nagtatala ng kasaysayan, kundi sangkot o gumagawa rin ng kasaysayan? Alam mo, ano to eh, meron kasing pananaw na ang isang historian ay hindi dapat biased. Diba? In a way, totoo yun kasi kailangan objective ka. Hindi ka masyadong umihilig sa isang side. Pero may judgment sa historian. Meron siyang perspective. Hindi nawawala yung perspective na yun. You try to be balanced by presenting both sides. But in the end, magde-decide ka sino tama. Pero huwag mong gawing bobo ang mga audience mo. Ipakita mo yung dalawang side. Kaya sa quincentennial, dito sa quincentennial celebrations, commemorations natin, di ba, ang iba sasabihin, Shao Chua, bakit naman hindi mo, ano, bakit naman, ano, bakit naman hindi mo sinasabi yung mga panlala, ano, pang-api sa atin ng Espanyol. Ikaw ay toxic positivity ka. Kasi ano, ang hina-highlight mo lang ay ang mga magagandang ginawa ng Espanya. Hindi man totoo yun eh. By saying yung cultural confluence natin with Spain, it doesn't mean I canceled colonialism. I mean, it doesn't mean na kinancel ko yung narrative of colonialism. No. Mali. Mali kayo. Mali kayo dyan. But as a public historian, I should present the truth. I might be biased at one side, but I should present that if there's a good thing that happened, I should say it. Diba? Yun yung I guess kailangan nating matandaan if you are a public historian, lalo as a public historian, kasi yung mga academic historians, at least yung kausap nila, nakakaintindi ng kasaysayan. Pero yung mga ordinaryong tao na ang kasaysayan para sa kanila ay kung ano yung natatanggap nila, minsan yun na yung paniniwalaan nila. Ang laki ng responsibility namin, Sir Alec. Ano yung tanong niya ulit? Para lang maitahi ko. Ayun, gaano daw kahalaga na ang isang public historian ay hindi lamang nagtatala ng kasaysayan, kundi sangkot o gumagawa rin sila ng kasaysayan? Yung sa pagkasangkot doon ay hindi yung mismong, alam mo, mahirap naman kasi yun na tayo yung, kasi parang news writers yan, tsaka journalist Alex eh. Hindi naman pwedeng ikaw yung nagbabalita, ikaw pa yung binabalita. Ang mahirap kasi may iba sa amin na gusto sila yung pinag-uusapan, hindi yung kasaysayan. Hindi ho ganun eh. Yes, sometimes in Facebook, I show you my achievements. That's true. But that is not because I just want to tell you that I am good. Diba? I go around because I want people to see that people are hungry for history and that there is a need for us to listen to history. Not for my sake, diba? But for the people's sake.
hindi ako ang punot dulo kasi yung iba parang ang dating, parang ikaw ang Instagram influencer. No! It is history that influences. I am just a mouthpiece. I don't even say I am the all-knowing person. Pinadaloy ko lang sa aking narrative yung mga sinulat ng mga historiador tungkol kay Mariano Ponce. Hindi ako ang bida dito sa kwentong ito. At kung naikukwento ko man na ako ay naging speaker sa ganito, ay dahil dinadakila ng bayan si Mariano Ponce. So, yes, how do we get involved? We get involved not because we want to be the stars of the show, but because we want to use history to fight for what is right. Yes, you present both sides, but you should always be in deferential to the Filipino perspective, number one. Number two, sa mga naaapi at sa mga nasa laylayan. Oh? Pangatlo, that you're fighting for democracy and human rights. For me, as an ano yan, hindi na usapin yan. Valid po ang anong tawag doon, yung engaged scholarship, Alex. At si Mariano Ponce, pinakita niya yan. Kasi ang scholarship niya ang tuon ay ang pagpapalaya ng kaisipan ng Pilipino. Sa kamangmangan, sa utak pagkaalipin, na ang tingin sa sarili ay maliit. Diba? At sa pagkakawatak-watak, Alex. So, yun ang mensahe ng ni Mar- alam mo, si Mariano Ponce, ang tingin ko sa kanya, siya yung hindi pala away eh. Sa mga, kasi diba may si Antonio Luna, alam mo naman, si Juan Luna, diba? Pero yung Mariano Ponce, parang nababaitan ako. So, yung mga binababasa ko sa kanya, parang nababaitan ako sa kanya. Tapos yung mga kamag-anak niya, mababait na din. Nagre-reflect. I'm sorry, hindi ko kayo binobola, mga Ponce, ano? Pero nagre-reflect yung pagiging open-minded nyo, yung madali kayong i-approach, no? Alam mo yan, Alex, no? Sa mga Ponce. So, binabati ko kayong lahat. And by the way, Alex, binabati ko lang kasi si Noela May Orozco, no? Na, ano siya, siya po ay nagkaintindihan na po kami kahapon. So, thank you. Medyo masaya tayo ngayon. Ano? Salamat po. Salamat po sa pagsagot sa tanong. At ang susunod po ay mula naman kay Ginoong Oliver John Manyo. Ang tanong po niya, ang propagandist group po ba ay iba sa La Liga Filipina? Ah, okay. Gio Renz, no last year mo no, nanonood ka rin. Ano? So medyo sumisingit-singit ako ng mga pagbate. But anyway, yung La Liga Filipina, ganito yan, ganito. Meron tayong tinatawag na reform movement. Yan yung mahabang mahaba. Yung reform movement, simula pa yan noon sa panahon ni Domingo Rojas, 1820s, di ba? Pupunta ka sa panahon ni Padre Pelaez, Padre Burgos, La Propaganda, panahon ni Rizal. So yung La Liga Filipina, kasama sa reform movement, siyempre, yung revolutionary movement, Bonifacio na yon, no? Yun yung susunod, si Emilio Aguinaldo. Nakapilito mo. Kamag-anak mo ba si no, Emilio? Non-related po. Non-related. Oh, anyway, so, makikita mo yan, ano? Yung strand na yan. So, in a sense, bahagi siya ng reform movement. Pero yung La Liga Filipina itself ni Rizal, parang hindi. Kasi, ano siya, dumating si Rizal, tinatag yung La Liga Filipina, di ba? Tapos 3 days, hindi nabuo. No? Hindi nabuo kasi nahuli siya eh. Pero may nag-splinter group, yung Cuerpo de Compromisarios. Yun ang bahagi ng propaganda movement. Alam niyo kung bakit, di ba? Kasi yung Cuerpo de Compromisarios, kasama na dyan sina Mabini, kumukuha ng pera yun. Tapos, ibibigay nila sa mga nasa Espanya, nag-contribution para yung La Solidaridad ay may free. In fact, nakakalungkot yan. Sumulat si Mabini eventually kay Marcelo Del Pilar. Wala na kaming makolektang pera. Nanlamig na yung mga tao. Dahil doon, sinara ni Marcelo yung La Solidaridad nung wala nang pera mula sa Pilipinas. So, nakakalungkot yung... Yun.
So yung Cuerpo de Compromisarios na offshoot kasi na Domingo Franco yan eh, na tahanak ni Celia Laurel, asawa ni Doy Laurel. Sila yung mga ano nag-support sa La Solidaridad ni Del Pilar. So part sila ng propaganda. Yung La Liga Filipina, just because hindi siya naka-take off, ay hindi ko pinasabang part ng propaganda movement. And yung propaganda movement, yung La Propaganda, very, although kasama din yan yung ilang Pilipino dito, very particular yan dun sa mga nasa Spain. Ako for me at least. Ayun, salamat po. Ito po yung sunod na tanong, galing po ito sa feed natin. Maari po bang malaman ang citation kung saan referensya makikita na si Ponce ay miyembro ng Committee of Libraries? Yan, narinig po daw niya ito kay Dr. Veneracion, ngunit nais niyang malaman ang eksaktong source kung maaari. Sige. Siyempre, narinig ko rin lang yan kay Dr. Veneracion, kaya ako ibinahagi. So, assignment po yan. Titignan ko. Pero, alam mo, baka makita ko dito, maya-maya, no? Kasi meron siyang mga notes naman dito. No? So, titignan natin, no? So, kung meron siyang mga references. Kung hindi man, ito'y kapag ako ay nakakita ng reference, isasagot ko po dyan sa thread ng museo na ni Mariano Ponce yung broadcast natin dyan. Kasi I think we're streaming in many platforms including National Quincentennial Committee and yung Pihakto, yung Bulacan. History and Heritage ba yun? Opo. Bulacan History and Heritage. Heritage, yes. So, kay Ma'am Arlene May, Arlene Torres yan, yung ating kaibigan. So, ayun. At yun po, binibining Ali Sisgera, i-comment na lang po ni Prof. Shaw yung kanyang sagot doon. Samantala, ito na po ay mula kay Jasmine Fundales Santos. Magandang hapon po. Kung isa sa pelikula ang buhay ni Mariano Ponce, sino po ang gusto nyo gumanap? Ano ang highlight nito na may impact sa mga kabataan ngayon? Maraming salamat. Alam mo, isang tao lang yung pumasok sa isip ko. Bigla. I mean, it's a very hard question. Ano? Isang tao lang yung pumasok sa isip ko. Dingdong Dantes. Dingdong Dantes yung... Hawig po, sir. Hawig. Opo, opo. Tapos yung misis po ni Dingdi Ponce, si Maria Usawa po yung gusto kong mag... Ano? No? Yung... si Maria Usawa po yung gusto ko. Siya po yung perfect dyan kasi Japanese po. Ano na ho, nagbagong buhay na po. So, siya'y serious actress. Ano mo yung highlight? Teka, ano ang highlight? Alam mo, si Dr. Veneracion, may mga kinikwento siya dito sa aklat niya tungkol sa love life ni Ponce. So siguro, kasi syempre pag pelikula, kailangan may konting kilig factor. Diba? So, kaso hindi ko lang alam kung, ay, wag na lang. Baka ma-sensor tayo. Anyway, yun yung killing factor, no? Kailangan meron. Pero ako, ang highlight din siguro yung negotiation sa rifles. At saka yung pakikipagkaibigan niya kay Sun Yat-sen. Kasi ano yun eh, maganda yun kasi ayoko maging propaganda tool siya ng China, no? Pero yung ibig ko sabihin, yung ano yung place ng Pilipino sa kasaysayan ng Asia. Yan ang kailangan i-highlight dito. So, yun po yung ating makikita dyan. Ayan, salamat po. Ayan, narinig niyo po kung ano yung sa pananaw ni Prof. Shaw, yung magandang gumanap at i-highlight. Ito naman po ay mula kay Ginoong Jesse Kaling. Mula sa... Oy, Jesse! Yes, ito po. History with Jesse. Ayan, ito na. Sir. Wait lang. Alex. Yes. Alex, nahanap ko na. Aha! Woo! Woo! Sorry. Kalma. Mungkay sa pagtatatag ng pambansang aklatan, meron pong Diario de Sesiones ng De la Asamblea Filipina. This is the gazette of the session of the Philippine Assembly. No? Mababasa ito sa katitikan ng sesyon na may petsang November 21, 1910. Nakalagay mismo yung page doon sa aklat ni Dr. Veneracion. No?
Ayan, no? Lay, ayun na, El Presidente, a un comité especial del señor Ponce, titulado Ley que apropia la suma de 300 mil pesos para la construcción de un edificio para la biblioteca de Filipinas. Oh? So, yun yung panukala niya. This is BA number 348. Oh? At ipinaliwanag niya ang halaga ng isang lugar na mapaglalagyan ng mga dokumento at aklat na may kinalaman sa ating kultura at kasaysayan, lalo na ang tungkol sa naganap na nakaraang revolusyong 1896. Nakita niya ang kahalagaan ng pagtitipon ng mga bagay tungkol sa mga bayani na siyang pamamarisa ng mga kabataan sa pagpapanday ng kamalayang sibika at malaya. Kanyang ipinaliwanag na itong magiging puso ng ititindig na Biblioteka Nasyonal, bagay na natupad naman sa pakikipagtulungan ng kanyang kaibigang historiador na si Teodoro M. Talao. Ayun. Dr. Jimmy, sana nakikinig ka. Sobrang honored ako na naging estudyante mo ako. Oh? And I wrote that in my article, two articles in the Manila Times, how Dr. Jaime Veneracion is the public historian for the television age. Kasi age natin ngayon, digital age. Eh. Pero siya talaga yung noon na masigasig sa television. Siya po yung consultant ng bayani. Oh? So pride talaga ng Bulacan. Sana ako may mag-nominate kay Dr. Veneracion na natatanging Bulakenyo kasi deserve talaga niya yun. Sir Alex, ano yung tanong ni Jesse? Salamat po sa pagbabahagi at sa kay Doc Veneracion. Talagang ano yan, talagang natatanging ano yan, yaman dito sa Bulacan. Ito po kay Mr. Jesse Kaling. Hello, Sir Xiaochua. Ask ko lang po kung buhay pa kaya si Ponce sa panahon ngayon? Ano kaya ang mararamdaman niya sa nangyayari ngayon, lalo na sa issue ng agawan sa teritoryo? Ako tingin ko malulungkot siya. Malulungkot siya. Kasi sa pagkakabasa ko sa buhay ni Sun Yat-sen, hindi siya yung ano eh, hindi siya agresibong tao eh. So yung pagkakakilala, alam mo, ito nga, nako, nakakatuwa ito. May article, ay iba yata yun, pero ibig ko sabihin, dun sa way ng pagkakadescribe ni Ponce kay Sun, napaka-smooth ng kanilang relasyon bilang magkaibigan. Oh? Very detailed ah, yung kanyang mga sinulat niya dito sa kanyang biography ni Sun Yat-sen, ng mga dealings niya with Sun. And we know this, na si Sun Yat-sen ay parang siya yung Rizal figure ng China talaga. Although siya yung nag-start ng revolution, hindi agresibo ang kanyang ano, ang kanyang tindi. So, na siyempre, ibang-iba doon sa mga susunod na magiging pinuno. But anyway, well, of course, malalim yung kasaysayan yan kasi siyempre, sa matagal na panahon ay nasa tao rin naman yan eh. Pero sa matagal na panahon kasi ang China ay ang tinuturing niya yung sarili niyang nasa gitna ng daigdig, di ba? Kaya nga yun ang name ng China sa Chinese, Chungpo. So, yung Chungpo, Middle Kingdom, center of the universe, of the earth, ay sa matagal na panahon, yun yung stance nila. So, hindi matatanggal sa kultura nila ng basta-basta yun. So, siguro malulungkot, pero ako, wag tayong maging racist. Yan ang ituturo sa atin ni Ponce. Yeah, malungkot, magalit tayo, pero yung wag nating ibunto nito sa Chinese people, yung Korean. Kasi ano, mamamayan lang sila, hindi naman sila yung pamahalaan. So, yun nang ano. And of course, wala naman tayong Pilipino, Pilipinas, hindi dapat tayo nakikipaggera. So, kausapin natin ang kausapin, i-call out natin ang i-call out na ating yung teritoryo. Yung hindi naman teritoryo yan, yung exclusive economic zone na yan. Diba? Pero we should not be aggressive. And we should not be racists. And dadako na po tayo sa... meron pa tayong dalawa, actually. Sige lang dalawang po. Dalawang tanong, ayan. Ito po yung... ano ang sabi ng mga historian noong panahon ng kolonyal na Espanya
ang sumakop sa Pilipinas, ngunit ang higit na may role noon sa Pilipinas ay mga praile na galing Vatican ng Rome. Sila ang mas makapangyarihan kaysa sa mga Espanyol na militar, kaya ang sentro ng Batikos ay sa mga praile na taga-Vatican, pari ng Vatican, Papa sa Roma. Well, maganda na naikonekta mo siya sa Vatican kasi hindi masyadong natatalakay yan. Na mayroong agreement eh, ang hari ng Espanya at ang Vatikano, yung tinatawag na patronato real. Yung mga ano yan, series of treaties yan na nagsasabi na tutustusan ng Spanish government. Dahil sa Espanya pa din yan. Tutustusan ng Spanish government ang mga orders. Kaya walang separation of church and state eh. At tumustos sa mga praile, pamahalaan. Oh? Pero, ang kapalit nun, hindi papakialaman ng Vatikano ang kahit anong pamamalakad ng Espanya sa mga kolonya. Yun yung exchange doon. So, in a way, nakakalungkot yan at hindi yan dinideny ng simbahan. Hindi yan dinideny ng simbahan. Yan ay pinagpa-sorry ni St. John Paul II nung Jubilee Year 2000. So, ano yan? Known fact yan. Nakakalungkot yan. Hindi natin yan pinapasinungalingan when we celebrate 500 years of the arrival of Christianity in the Philippines. Lesson yan sa atin na yung religion, yung pananampalataya kay Kristo, maganda yun. Eh. Pero yung religion minsan, hindi. I'm not talking about any religion. Kasi bakit? Yung iba ginagamit ang religion sa pera. Yung iba ginagamit ang religion para makapit. Diba? At hindi lang yan sa Katolisismo. Huwag kayong ganun. Kaya nga tama yung misa eh. Look not on our sins but in the faith of our church. We're not saying na i-cancel yung sin. Pero yung faith mo, yung puso ng tao, yun ang tignan. Kasi lahat tayong nagkakamali. At lahat, bawat reliyon, merong may loko-loko dyan. Sorry, hindi ko nagsabihin. May loko-loko dyan. Diba? So hindi mo pwedeng sabihin na ako mo may loko-loko, loko-loko na yung faith. Hindi. Huwag ganun. Ayan. Salamat po dun sa pagbabahagi na yun. At ito po yung pinakauli nating katanungan. Bilang public historian po, ano po kaya ang opinion ni Ponce sa nagaganap ngayong historical revisionism? Ano kaya ang masasabi niya sa Maharlika Kingdom puno? Ito po ay katanungan mula kay Ginoong Joey Rodrigo. Ayan, hey, Joey Rodrigo! Po, yes po, ng Bulacan-Bulacan. Oo, tama ka, Bisera, no? Yes, mga kaibigan, tama yung tanong mo, no? Kaya ako, nagpapatawad, humingi ng tawad kay Ponce. Kasi nga, hindi lang yung pag pinag-aaway yung mga Pilipino gamit ng kasaysayan. Talagang binabaluktot talaga. Now, iba yung folklore studies. Kasi yung folklore studies parang in a way, hindi naman historical yun eh. Pero may tinatawag ang eksperto na fake lore. At yung fake lore na yan, mahirap tong i-point out. Pero yung agenda ang tinitignan mo dyan. Kasi yung mga disinformation na ito, may agenda ito na pabanguhin ng certain political entities. So I will not elaborate further, but I don't believe that Ponce will smile on these things. Kasi Ponce is always based on the documents, no? Alam mo, I can imagine yung lawak ng alam ni Ponce at yung lawak ng library niya. Kasi alam mo, nung panahon na yon, Alex, hindi basta-basta nakakabili ng mga aklat, ha? Ngayon, internet lang, kaya mo nang i-fact-check ang lahat. Si Ponce, sina Rizal, sina Don Belong, Isabelo de los Reyes, they have to really buy books and search libraries for these informations. At si Ponce, imagine niyo to, ha? Wala pang NHCP guide doon tungkol sa ano yung petsa ng araw, ano yung kasaysayan. Diba? Talagang hahanapin nila talaga kasi sila yung unang gumawa niyan eh. Si Ponce ang unang gumawa niyan. Hahanapin niya talaga yan sa kung saan ang libro. So ibig sabihin, well-read siya, naalala niya yung certain dates, naalala niya, dito ko hahanapin yung nangyari dun sa date na ito. So nabubuo niya yung narrative na
alam mo, very light reading. Alex, tingin mo, available pa yung aklat na yan sa mga shrines natin? Yan ba ay available? Mukhang baka hindi na, ano? Yung nani? Available pa po siya sa Central Office, sa National Historical Commission. Nakalungkot lang, naubos agad sa amin, sa Dekilar, tsaka sa, ano, sa Ponce. Pero available po siya sa National Historical Commission main office. Mag-order kayo sa Itans. Itans online shop kung di kayo makapunta sa NHCP kasi walang shipping ang NHCP eh. Sa Itans online bookshop nyo, ano yan, hanapin yan. And, by the way, talaga, alam mo, pinasasalamatan ko ang NHCP kasi nandito na lahat yung importante na articles ni Ponce. Marami pa siyang ibang articles na wala dito. Pero nandito na yung importante. So, ang laking tulong talaga sa research nitong naning na aklat ng NHCP. And of course, lahat ng iba pa na yung inedit ni Jimmy at saka ni Dr. Kamada yung iba. Ayan. Ayun, dun ko na po pinuputol ang ating kapag ng katanungan. At uli, maraming salamat po, Prof. Xiao Chua. Isang karangalan po ang maging bahaging itong talakayan ngayong hapon. At ililipat ko na po ang programa sa ating tagapagsulong na si Ginoong Erickson Dublas para sa pagbabahagi ng sertipiko sa ating ginagalang na tagapanayam ngayon. Salamat po. Maraming salamat po, Professor Xiao Chua, sa inyong napakamakabuluhang pagtalakay online, no, sa buhay ng bayaning Baliwagueño na si Mariano Ponce. I guess lahat na banggit na tungkol sa mahalagang bagay na dapat malaman ng isang ordinaryong Pilipino at ng ordinaryong Bulaqueño patungkol kay Ponce. At bago ko nga po pala igawat ang sertipiko, i-update ko lang kayo, Prof. Xiao, ano, sa ating mga viewers for today. So most of them po ay from SDO Bulacan, DepEd. So ito po ay binubuo ng isang lupon ng kaguruan mula sa lalawigan ng Bulacan. At nandyan din ho yung perfect attendance ng mga kaguruan mula sa bayan ng Baliw. So binabati ko po at nagpapasalamat Eric, po sa lahat ng ating mga nanonood. Yes po. Ang dami nating comments dun sa NHCP Museo ni Mariano Ponce. 364 ang comments natin. Yes, hindi po, na natin kayo mababati lahat. Ano? Pero Anthony yes, Alonso, salamat. Si Ma'am Gina Batuhan, huwag nating kakalimutan. Siya'y bumati. Yes, no, salamat po. At binabati ko rin ang aking ina, Vilma Briones Chua, sa kanyang ika-anim na pong taong kaarawan bukas, March 21. So, maraming salamat, Mama, dahil sa pagmamahal at pag-aalagang binigay mo sa akin, inaalay ko sa iyo ang lahat ng aking ginagawa para sa kasaysayan sapagkat mahal kita tulad ng pagmamahal ko sa inang bayan. I love you, Mama. Okay po. So, nice ko din po. Thank you po so much, Prof. Xiao, ano, sa ating mga shoutouts. Hindi na natin sila ma-shoutouts kasi sobrang dami. Correct. Ngunit, pasasalamatan ko na lang din po yung ating mga nakapartner for this afternoon at evening na ngayon, pero nandito pa din po sila. Gusto ko magpasalamat kay Dr. Eliseo de la Cruz ng PHACTO o ng Pandalawigan Tanggapan ng Kasaysayan, Sining, Kultura at Turismo. Kasama po ang kanyang division head na si Ginang May Arlene Torres ng History and Heritage Division at si Ma'am March, of course. Siyempre, yung aking mga cluster po from NHCP Bulacan Cluster na si Sir El, Ms. Net Jimenez ng Casa Real Museum sa Malolos at si Sir Alex Aguinaldo na siyang nanguna sa Q&A for this evening and afternoon. Thank you so much po sa lahat, ano, at sa lahat ho ng nanood. Maraming salamat po. At bago ko rin po igawad ang sertipiko, nais ko hong imbitahan ang ito na lang. Nais ko hong imbitahan ang nakararami sa darating na Lunes, pero online lang po ang aking pag-iimbita sapagkat bawal pa rin po ang public gathering. Ito, sa darating po na Lunes, 22 ng Marso, taong kasalukuyan, ay gugunitain po natin ang 158 taong guning taon ng pagsilang ni Mariano Ponce
sa kanyang pook sinilangan kung saan nakatayo ang Museo ni Mariano Ponce sa Baliwag, Bulacan. Ngunit inuulit ko po, ito po ay ipapalabas ng live stream sa pangunguna ng LGU Baliwag at ng Museo Mariano Ponce upang kahit na nasa gitna tayo ng pandemya ay patuloy nating magunita ang halagang araw na ito para kay Ponce. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa paggawad ng sertipiko. Hayaan niyo pong basahin ko ang sertipiko. Sertipiko ng pagkilala, Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, Panlalawigan at Tanggapan ng Kasaysayan, Sining, Kultura at Turismo. Ang sertipiko ng pagkilala ay pinagkakaloob kay Ginoong Michael Charleston Shaw Chua dahil sa mahalagang ambag bilang panauhing tagapagsalita sa panayam na pinamagatang ang pioneer na public historian ang mga ambag ni Ponce sa pagtindig ng bansang Pilipino. Isang virtual na aktibidad kaugnay sa paggunita ng 158th anibersaryo ng kapanganakan ni Mariano Ponce na ganap noong 20 ng Marso taong kasalukuyan sa Baliwag, Bulacan. Signed by Erickson Jose P. Dublas, kurator ng Museo ni Mariano Ponce, at ni Dr. Eliseo de la Cruz, pinuno ng Panlalawigang Tanggapan ng Kasaysayan, Sining at Kultura. Maraming maraming salamat po, Ginoong Profesor Shao Chua, sa isang kabuluhang hapon hanggang gabi na inyong pagtalakay. At muli, isa na naman pong sali kasaysayan ang ating natapos sa araw na ito, at abangan po natin muli ang susunod na sali kasaysayan topic na mahalagang proyekto ng Pihakto sa pangunguna ni Ginang May Arlene Torres. So muli, dito na po nagtatapos ang aming talakayan. Magandang gabi po at maraming salamat sa lahat ng nanonood.